Magandang araw sa inyong lahat. Ito naman ang inyong lingkod, si Justin. Para sa Justin Does It Channel. Nandito tayo ngayon sa Macau at sa isang sentro ng turismo. Ito ang Ruin of St. Paul na makikita ninyo sa aking likuran. Iikuti natin ang tourist spot na ito kung gaano na o gaano na rin kadami ang mga turista na pumupunta dito at kumukuha ng larawan o kumukuha ng picture bilang remembrance nila sa kanilang paglalakbay. Ngayon po ay October 28, 2022. So itong makikita ninyo mga kaibigan na may mga turista na rin namamasyal dito sa Ruin of St. Paul. At ngayon din ang unang taglamig, unang araw ng taglamig dito sa Macau. Sa usapin naman ng mga komersyo o mga tindahan, mapapansin nyo rin po na halos sarado pa rin ang ibang tindahan gaya ng mga milk tea. So, nandun po tayo nang gagaling. Natakpan na po ng halaman ang St. Paul o ang Ruin of St. Paul. Yan po ang Macau. Mga nagtataas ang gusali. Patuloy tayo sa pag-aakyat sa parulan na ito. Hindi po tayo nakaka-travel. Hindi pa rin po available ang travel mula Pilipinas hanggang Macau sa ngayon. Dahil pang mayroon pong pandemya. So ito na po, makikita ninyo ang mga o isa sa mga pasyalan dito sa Macau. Like na lang po o subscribe sa aking channel. O, ayan na po ang
isa sa mga canyon. Ito po ay right side ng Parola. So ito ay ang unang canyon na nandito sa baba. Lahat po yan mayroong canyon. Yan. 12 po yan na nakapaligid. So yun po yung tuktok ng Parola. Ito, purong bakal po ito mga kabayan. At ang lawak ng bunganga ay nasa 10 inches. Tingnan natin kung bukas ang pintuan ngayong araw na ito. So, diyan po tayo papasok. Swerte tayo ngayon at bukas ang parking na ito. So, ito po ang nakalagay. Centro Historico de Macau. So, papasok na po tayo mga kaibigan. Ito na po ang taas na bahagi ng Parola. Putin po natin. Puntahan natin ang mga canyon na nakatutok. So pumasok po tayo dito sa Museum ng Macau. Yan. At tayo ay pababa. So dito po makikita ninyo na may ticket po. May bayad ang pagpasok dito sa museum. So di tayo po nakabili ng ticket sa halagang $15. So mayroon daw makikita doon sa loob na mga fish or aquarium. So tara po ay papasok na. So ito po ang makikita natin dito sa Macau Museum. So sino po siya? Of course, siya po ay Chinese. Isang general of Qing Dynasty. Iputin natin kung ano yung mga artifacts o mga kagamitan nila ng mga unang panahon. So isa po talaga yung nangyayari kaya po mayroong artifacts. So yan po ang mga sinaunan nilang kagamitan. Isang barko. Porcelain paraan ng kanilang pagsasaka ng unang panahon. Nakita ko po ang mapa na ito at yung side na yan medyo familiar sa akin. Kaya isozoom natin kung anong meron. So yan, makikita natin na andyan ang Pilipinas. Yan sa Luzon. Dapat ito po ay Visayas. At ito naman ay Mindanao. So kasi naman po ay Borneo. Borneo yan ay hindi ko sigurado po ano nang bagong Singapura, Cambodia. Bahat ito sa taas ay yung China. Bandang kanan naman ay ang Japan or Japan. Ito po ay lumang mapa. So, alam ko ang Borneo ngayon ay Indonesia, hindi ako sigurado. So ang mapang buo na ito ay simula nung ni Tang Dynasty. Sinunda ng ni Ming Dynasty. Tuloy po tayo sa ating pag-iikot. Ito naman ang kalakaran nila. Sa atin ang tawag ay barter. Ito po ay isa na lang miniature dito sa museum. Isa sa kanilang mga barko naglalayag noong Ming Dynasty. Kung sa atin po ay mayroong Balenggaga bells dito naman sa Macau. So, mayroon din silang sariling bells. Collection po ng mga porcelain jars. Ito po ay illustration kung paano inimbak ng una panahon ang gamitan nila gaya ng mga bowl. So ito na po ay nagsasabing origins of the pronunciations of the word tea. Ibig sabihin, ito ay history kung paano nabuo ang pangalan o ang tawag sa tea o cha
kalapit nito ang mga bansa. At bandang likuran ay ang mga koleksyon ng mga lagayan ng cha or tea. So yan po yung maliit na teacups. Gawa ko sa porcelain. Ito ay proseso kung paano ginagawa ang cha. Susundan natin ang numero na ito. So number 1 po ay pinapakita kung paano na-transport at binabiyahe ang leaves o dahon. Pangalawa naman ay extraction of tea leaves from small branches. Sa pangatlo na process ay grinding of tea leaves in stone mortar. So binabayo po yun ng unang panahon. Sa pang-apat na process ay binubuo po siya bilang isang cake. Ito naman ang mga koleksyon ng mga tea cups na porcelana. Ito naman po ay papakita ko sa inyo ang makinarya ng Macau First Printing Press. Ito po ay replika ng replika of Chinese cast iron cannon. Ito naman po ang replika na inakyat natin na parola. Kanyang. Talaga kung bundok po ang kung saan nakalagay ang parola. So ito po ang totoong canyon na nakapreserba dito sa museum. Dito po ay mayroong isang theater. So pasokin po natin kung ano mayroong palabas. Nag-umpisa na. So ang theater na ito napapaliwanag kung paano naglalakbay gamit ang pangka na ito. So wala pong translation na English. So lalabasan po tayo. Yun po ang kanilang mini theater dito sa loob ng Museum Macau. Paakyat na po tayo. So yan pa rin po ang tsaa. Dito naman sa kabila ay kung paano inimbak ang mga tsaa. Dito naman ay mga miniature. Sa baba po kanina ay ang mga tradisyon na gamit sa pangkasal. So hindi po tayo pinayagan na kumuha ng video. So tuloy po tayo. Dito na po tayo, pa-exit na. So ito naman makikita dito sa third floor. Ito naman po si Luis de Camois, ang panyag na manunulat. O dito po sa Macau ay meron siyang sariling parke. Yun ang Luis de Camois Park. So sa patlong palapag, nakalagay dito ang mga sinaunang napag-discovery ng Macau. Yan ay mga Portugal. So nakikita niyo po ang mga Chino noong unang mga panahon. Dito naman ay mga koleksyon nila ng kanilang mga aklat. Koleksyon ng mga watawat sa gisag ng bawat bansa. Dito naman tanyag ang Macau sa isang gambling in Macau. So, makikita niyo po yung mga machine, slot machines. Kaya marami po ditong pupunta sa Macau para magliwaliw at sumugal na rin. Kaya pala kalagay, gambling in Macau. So, dito po nasasabi na may mga syudad or cities within the same name of Macau na matatagpuan yan sa Macau, China at isa sa France at isa sa Brazil. Sa France at ang Brazil at yun ay sa Macau. So halos patapos na rin ang ating pag-iikot dito sa Macau Museum. So malapit na naman tayong papasok sa exit. Doon po nagtatapos ang ating vlog sa ngayon. Ito ang vlog sa Macau Museum. So tayo po ay naka-exit na ngayon. Galing tayo dyan sa Labusan. So sa pintuan na yan. So dito po tayo pinayagan na
kumuha ng video na walang mask. Diyan po tayo nanggagaling kanina, mga kabayan. So tayo na po ay lalabas sa Museum of Macau. Ito naman ang kabuuan ng building o ng Museum of Macau sa labas. So ngayon lalapit tayo kung saan nakalagay ang mga naglalakihang mga canyon. Ito yung gilid ng Museum of Macau. Sa baba po, underground from mezzanine, first floor, second floor, hanggang third floor. So ituloy natin ang pag-ikot dito sa Parola ng Macau. So doon po tayo nanggaling kanina, yun ang Ruin of St. Paul. Doon po tayo sa baba kanina. Medyo makulimlim po ngayon. Ito ang araw na kung saan nag-umpisa ang taglamig. October 28, 2022. Bumabalik po ako sa 22. Ano bang meron sa 22? So papalapit po tayo dito sa mga canyones. Unang canyon, pangalawa, nakaukit po dyan ang 16380. Dito naman sa pangatlo, at ang dalawang magkatabi, solid po siya na metal. Tuloy pa tayo. Ayan po ang nagkahiliran ng mga canyon. Ito, binilang ko po ay nasa 12 po ito lahat. Kasama po yung nasa baba. Ayan po yung isa na sinasabi ko na nasa baba. Ayan, dyan po tayo nanggaling. Dyan naman po tayo pumasok. At dito na po magtatapos ang aking vlog dito sa Macau. Macau Museum at ang tinaguriang Ruins of St. Paul. Hanggang sa muli, ito si Justin para sa Justin Does It Channel. Please like and subscribe to my channel at Justin Does It Channel. Paalam!